Hello, hello, hello mga kachiripik. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana ay okay lang po kayo kung saan man po kayo panig ng mundo. At maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay sa Madam Chair. Kaya muli, samahan niyo po ako. Let's go! Tara! Yan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay marami pong nag-message sa atin at marami pong nagbigay ng mga screenshot tungkol po sa naganap na botohan po sa Pilipinas. Yan, dahil nga po Iglesia ni Cristo ako, bakit daw ang tahimik ko, mga kachiripik, hindi daw ako sumasagot sa mga issue na ibinabato sa mga Iglesia ni Cristo at tungkol po sa pagboboto. Ako po kasi hindi ako kumbaga pumapatol, lalo na kapag masyadong mainit pa ang issue. Dahil nga po, hindi po magandang lahat tayo mainit ang ulo habang nagsasalita po o nagbibigay ng koro-koro. Lahat po tayo may opinion, kaya ikinagalang po natin. Pero ito pong nagbigay na kasi lang po sa atin yung kapag si Lenny ang nanalo, pahiya ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang huling isined po sa akin ng mga kumbaga concern na ano daw ang masasabi ko. Ganito lang po, bago ko po sagutin yung tanong na yan at yung iba pa pong mga tanong nila is sa ipinagpapasalamat ko po na kumbaga ang mga tao ay meron na pong kanya-kanyang salubin, kumbaga malawak na po ang kanilang pangunawa tungkol sa bagay na ito sa halalan, sa iglesia. At gusto ko lang din pong ikwenta sa inyo na dahil nga po dito sa Hong Kong ay pwede naman na pong lumabas at kumbaga nakakapag-playdate na ang mga bata. Isa doon sa amo ng ka-playdate ng alaga ko is very aware po siya sa nangyayari po sa kumbaga yung sa halalan doon sa mga presidente ng Pilipinas, and ako po at saka yung kanyang kasama sa bahay is parehong Iglesia ni Cristo, and kumbaga nakipagkwentuhan po siya sa amin, and isa po sa naging topic is siya po ang nag-open up na parang ang nabanggit sa kanya nung kanyang kasama is hindi pa siya bumuboto dahil inaantay pa namin yung kung ano pa siya ng pamamahala na aming ibuboto. And sabi niya ay masyado daw siyang kumbaga na-amaze sa mga Iglesia ni Cristo, lalo na po sa tagapamahalang pangkalahatan, ang ka-EVM. Dahil na nakukuha daw po niya na maging unite ang Iglesia ni Cristo sa buong panig ng mundo yan. At tinanong niya kung paano ginagawa ng aming tagapamahala ang pagpo-process para ibigay sa amin yung mga pagbubutuhan. Sabi ko lang sa kanya, batay sa aking kaalaman and my knowledge, sabi kong ganun, is mahabang proseso na pinag-aaralan po yan ng aming tagapamahalang pangkalahatan at ng mga kasamahan po niya, kung sino-sino po ba ang i-elect o yung idadalhin ng Iglesia ni Cristo. Tinitingnan po yung kanilang mga propaganda, yung kanilang mga gagawin kapag sila ay nahalalan po sa mga tungkuling kanilang gagampanan. And sabi niya, and maraming kaming napag-usapan about sa politics, about sa mga presidency. Nagtanong din po siya kung we are happy na maging na sa idideklara ng aming namumuno sa iglesia na sumunod. Ang sabi ko lang po doon sa employer is whatever our administration, ang aming tagapamahalang pangkalahatang sabihin is naaayon po yun sa kasulatan, and I give her a pasogo yan. At sana ay binabasa niya o maintindihan niya po yung mga paniwag namin. So, doon sa nagtatanong po,
kung ano ang aming masasabi. Hindi po kami mapa, hindi po kami mahihiya o mapapahiya kung manalo man po ang si Lenny Robredo sa halalan. Kasi ang sa amin po, hindi po kasi yung aming dinadala ang aming talagang number one priority, kundi po yung pagkakaisa namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalo na po sa pagboto, talagang unite po kami kung sino po ang aming ibuboto. Masaya po kami na ibibigay po, na iaano po namin yon, na ibuboto po. Katulad po ng sabi ng Katonying, in case po na halimbawa ang napagtibay na iboto namin na hindi namin gusto sa ganang sarili namin, of course, kumbaga malulungkot ka dahil hindi yun ang gusto mong presidente o senador o whatever, pero mananaig po rin po yung kaisahan kasi yun pong kagustuhan mo sa naiboto yung ganitong tao, dito lang po yan sa lupa. Kumbaga, dito lang natin makakamit yung saya natin na, kumbaga, ano natin. Pero yung pagkakaisa po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo, hanggang, kumbaga, dala-dala po namin yun hanggang sa aming kamatayan. Isa yun sa magiging daan para po kami ay maligtas. Kasi isa po yun sa utos ng Diyos na magkaisa po ang bawat ang sa loob ng Iglesia ni Cristo tungkol sa pagboto. At nakalagay naman po yan sa Biblia. Parang simple halimbawa lang po yan is katulad sa isang tahanan. Kung walang rules, kung walang ibinibigay na kumbaga ano ang pangulo ng tahanan o ama ng tahanan, parang magkakagulo-gulo kayo dahil bawat isa may opinion, bawat isa may gusto. Pero kung merong kang batas na inilagay dyan, tuntunin na inilagay dyan, madali pong magpasya, madali mong gawin at masaya kayong ano dahil yun po ang utos ng Diyos. So, ganun lang po kasimple yun. At hindi po kami nalulungkot kung manalo man po ang aming, kumbaga ang aming ibinuto, bonus na lang po yun na sa aming ikasisiya dahil lang talagang layunin po namin ay makipagkaisa sa aming tagapamahalang pangkalahatan at sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa nagtanong sana po ay kumbaga ay naliwanagan ka po at syempre on my knowledge naman po mula nung bumuto ako, wala pa naman pong binuto ang Iglesia ni Cristo na hindi nanalo. So yun po ang sa akin pong ano ha, sa aking kaalaman, wala pong natalo na dinala ng Iglesia ni Cristo. And hindi po, kumbaga hindi naman po sa government official mangyayari kung ano po ang ikaw unlad mo bilang Pilipino. Ang sa amin po kasi bilang Iglesia ni Cristo ay sumunod sa tungkulin o sa rights mo bilang mamamayang Pilipino. Kailangan mong tuparin at gampanan yung karapatan mo bilang Pilipino at maging mabuting mamamayang Pilipino ka. At isa nga po dyan ang pagboto. So, yun po ang sa amin bilang Iglesia ni Cristo. At kung halimbawa man nahalal yung gusto mo o hindi mo gustong presidente, hindi naman po sa kanila manggagaling yung kung ano ka ngayon, kung sino ka ngayon, kundi ikaw pa rin ang magtatrabaho, ang kikilos, ang gagawa para sa ikauunlad ng sarili mo at ng inyong pamilya. Kumbaga, hindi naman tayo kilala ng kumbaga ng mga nangunguna diyan, masiguro masaya ka na o ano ka na pag sinabi mong oy binuto kita, natawanan ko o mag-thank you sa iyo. So at the end of the day, tayo pa rin sa sarili natin ang kikilos, ang gagawa para sa ikauunlad po ng ating sarili at ng ating sambahayan. Yun po ang dapat nating isipin. Hindi po natin dapat isipin katulad ng nangyayari ngayon, kailan ba mag 220 kilo, 20 pesos ang kilo ng bigas. Common sense naman po, ano, hindi ganun po kadali na porke nanalo ka, porke sinabi mo yan. They have a process, di ba, na para hindi ibig sabihin na pag sinabing 20 kilos, talagang 20 kilos. Kumbaga, ang ibig lang sabihin is, bababa siya. Hindi ganun kataas o pataas pa ang bilihin ang bigas. Ganun po yun. Hindi po natin dapat iliteral na talagang ibababa ng 20 pesos. Ganun lang po. Sana maging open
po ang ating isipan sa pagbabago upang lalong maging mabuti tayo. Di sundin natin ang maging mabuting mamamayang Pilipino tayo, maging disiplinado tayo sa ating sarili. At gawin po natin yung mga nararapat bilang isang Pilipino sa ating sarili, sa ating pamayan, para hindi po yung umaasa po tayo sa government. Kung lahat po tayo ay aasa sa government, saan po sila kukuha? Kaya tayo dapat maging masipag, maging matalino, maging, kumbaga lahat ng maging, lahat ng pinaka dapat nasa atin para sa ikauunlad po natin. So, yan lang po ang may ibibigay ko po sa inyo ngayon na kaalaman or paliwanag po tungkol sa mga nagme-message sa akin. Hindi po talaga kami sumasagot sa mga issue na ganun, kasi alam po namin na ano po, kung nasaan po kami naka-stand. At sa mga nagtatanong at sa mga na-amaze bakit po ganun ang iglesia, bakit ganito, inaanyayahan po namin kayo na makinig or manood. Mayroon po kaming INC Radio, INC TV, Net 25, at mga online po na mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos about Iglesia ni Cristo, o sa mga lugar po o dako kung saan po kayo naroroon, saan man po kayong bansa, mayroon pong Iglesia ni Cristo. So pwede po kayong magtanong sa mga kakilala niyong Iglesia ni Cristo, o sa mga babasahin naming pasogo. Narinan din po sa YouTube ang aming mga site na pupuntahan niyo po para malaman niyo po kung ano ang Iglesia ni Cristo. Ang the best po is pumunta po kayo sa bahay, sambahan o sa mga kapilya para po sumamba, para po makinig sa aming mga pamamahayag, sa aming mga doktrina, of course lalo na po sa mga pagsamba. Inaanyayahan po namin kayo para makinig. Hindi rin po katulad ng sinasabi nila, pag nakinig kayo, Iglesia ni Cristo na kayo. Hindi po, kasi ang pagiging Iglesia ni Cristo is a long process. At kahit na po na pag-aralan niyo po yung sinasabi naming Bible study in doctrines, kahit natapos niyo na po yun, kung ayaw niyo pong maging Iglesia ni Cristo, kayo rin po ang magpapasya nun. If you say, yes, I'm going to be Iglesia ni Cristo, I want to be a baptized, dun pa lang po ipaprocess yung pagiging Iglesia ni Cristo, totally yung magiging official na Iglesia ni Cristo kayo. At kung gusto niyo po talaga, i-message niyo lang po ako at tutulungan ko po kayo wherever you are, saan mong panig kayo ng daigdig. Yun po ang aking maitutulong sa inyo. So yan nga po, at ating ipinagpapasalamat ang lahat ng nakikinig at lahat po ng nanood po sa video nating ito, at sa nanalo kay BBM at kay Sarah, at saka syempre kay Robin Padilla, yan number one senator. Congratulations sa inyo, at sana ay kung ano man yung inyong sinabi sa tao nung nangangampanya kayo, tuparin niyo po yun at aasahan po namin niya. So that's all for now. God bless us all. At sa mga hindi pa natin kaibigan, please subscribe, like, share, and comment na rin po sa mga kung inyo pong naibigan ang videos na ito. At huwag na rin natin kalimutang i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa videos ni Madam Chair. So yun lang po ang aking masasabi. God bless us all. God bless us all. And thank you very much for watching. God bless and bye-bye. Bye po. See you next time.